nabanggit na po na mayroon pa rin hindi lang po midnight decision kundi midnight appointments. Ito po ang tingin namin na magiging trabaho ng susunod na ombudsman kung paano how to deal with the midnight appointment, kasi naglagay na po ng mga tao sa mga sensitibong posisyon ang si Ombudsman Gutierrez. Pag nangyari po yan, napakaraming kaso sa ombudsman. Ang ombudsman po, dumarating sa kanya, siguro napakaraming dokumento. Hindi naman po niya mababasa lahat yan. Kung babasahin po niya lahat yan, baka mamatay agad siya. O atakihin siya. Kaya, he has to rely. He or she, the next ombudsman, has to rely on his subordinates na talagang pagkakatiwalaan niya na magdidesisyon in accordance with law, in accordance with the policy of reform. So, kung ang mga tao nasa baba ay mga dati pa rin na inappoint ng nakaraang ombudsman, mahihirapan pa po ang susunod na ombudsman. So, I do think na dapat magkaroon din po tayo ng pagbabago sa baba, dahil hindi po kakayanin ng susunod na ombudsman ang reforma na sinusulong ng ating Pangulo. Ang mangyayari lang po, masasabotahe lang po ang reforma, ang mga policy ng susunod na ombudsman. Nangyari po, ginawa na po ng legal team namin na ipaalam na po ito sa Malacañang na huwag lagyan ng budget. Huwag pong lagyan ng budget itong mga posisyon na ito na mga midnight appointments. So, mga assistant ombudsman eh. Mga assistant ombudsman, may director. So, at least 8 positions po to. At least 8 positions na nandyan po sa ombudsman na dapat talaga busisiin ng ating Malacañang, ng ating Kongreso. Yan ang titingnan din po namin sa Kongreso. Dito sa mga taong na-appoint na magkaroon naman ng delikadeza, na siguro naman bigyan na ng pagkakataon ang bagong ombudsman, nalinisin ang institusyon, ibalik sa antiwala sa tao, at isulong ang reforma ng Aquino administration na kung saan nagtiwala ang tao at binigyan ng mandato ang ating Pangulo. Napaka-importante itong anti-corruption efforts, because dito po nagtiwala ang tao, dito po naniwala kay Pangulong Pinoy ang mga tao, kaya siya binoto bilang Pangulo.